halika na, ang saya-saya, kindergarten. Billy, Bully, kwento ni Angela M. Trinidad. Siya si Billy, ang bunso sa pamilya. Lagi lamang sa kanilang bahay si Billy at ang kanyang kuya Bulet. Si Yaya Bebang ang kasama ng magkapatid na Billy at Bulet. Si Billy ay palagi lamang sa kanyang silid-tulugan. Siya ay lalabas lamang sa tuwing papasok sa paaralan. Ugali ni Billy na mambuli o mangharot ng kanyang kamag-aral sa silid-aralan. Inatago niya ang bag ng kanyang kamag-aral. Hindi din marunong magtapo ng basura si Billy sa basurahan. Kung kaya, lagi siyang napagsasabihan ng kanyang guro. Sa kantina ay lagi niyang nilalagpasan ng mga batang nauuna sa pila upang bumili ng kanyang makakain. Sa silid-aklatan ay lagi siyang may babala sa guro sapagkat malakas ang boses ng kanyang pagbasa. Gusto din ni Billy na palagi siyang panalo kapag nakikipaglaro sa palaruan. Sa hardin naman ng paaralan ay lihim na namimita si Billy ng mga bulaklak. Kung kaya, siya ay laging napagsasabihan sa opisina ng punong guro dahil sa pagiging pasaway sa tuntunin ng paaralan. Isang araw, sumakit ang tiyan ni Billy. Dinala siya ng kanyang guro sa klinika ng paaralan. Hindi pala kumakain ng umagahan si Billy sa tuwing papasok sa paaralan. Kumuha ng biskwit ang guro bago uminom ng gamot si Billy. Ngunit ayaw niya itong kainin. Si Billy ay matalinong bata. Mabilis na din siya magbasa at madaling makaunawa ng mga aralin. Ngunit may kakaiba sa kanyang pag-uugali. Dahil dito, nakausap ng guro at punong guro ang mga magulang ni Billy. Hindi na pala nagkikita at nagkakausap sina Billy at mga magulang nito dahil sa pagiging abala sa trabaho. Simula noon, nagkaroon na ng oras ang mga magulang ni Billy sa kanilang magkapatid na pagsasabihan at nagkakausap na din sila ng kanilang mga magulang. Si Billy ngayon ay mabait na kamag-aral at masunurin na mag-aaral ng kanyang paaralan. Billy, Bully, kwento ni Angela M. Trinidad.